Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Erick Adoviso sa programang Kamanggagawa. Ang ating po tatalakayin ang karapatang magwelga. Pinalad po tayo, meron po tayong bisita ngayon, si Rene Magtubo, ang dating representante ng Partido ng Manggagawa sa Kongreso. Magandang araw, Rene. Magandang araw, Father. Maganda yung tatalakayin natin ngayon tungkol sa karapatang magwelga at medyo nakakatakot itong salitang ito. Ano nga ba ang salitang welga? Yung welga ay isang temporaryong pagtigil no, sa trabaho ng mga manggagawa. Bunga ng isang sigalot o labor dispute sa pagitan ng kanyang employer. Ito naman ay hindi dapat katakutan kasi ito naman ay tadhanang karapatan ng mga manggagawa sa konstitusyon at regulated ito eh, highly regulated sa ating labor code sa Article 263. Kaya't hindi basta-basta makapag-welga mga manggagawa. Dapat meron kang batayan tadhana ng batas tulad ng pwede ka lang magwelga kapag CBA deadlock ang deadlock yung negotiations at merong unfair labor practices ang kumpanya na grave in nature, ibig sabihin malala na paglabag sa karapatan ng manggagawa. So hindi basta-basta hindi kumbaga sa lingwahe natin, hindi pinapuputok basta-basta. Oo, kaya mali yung perception o pagtingin na basta na lang nagwelga yung manggagawa. Hindi po ganun. Kasi yan, ang karapatan na yan ay binibigay yan sa mga manggagawa kasi pagkilala din naman ng Estado, ng gobyerno na hindi pantay ang relasyon ng manggagawa at employers, kung kaya binigyan sila ng karapatang sa concerted actions kasama yung pagwelga, pero ire-regulate ng batas. Ano itong concerted action? Ano ibig sabihin nila? Sabihin mga sama-samang pagkilos ng manggagawa sa pamamagitan ng kanilang union para bigay ng mensahe, ng pressure sa employers sa kanilang mga lehitimong kahilingan sa kondisyon ng paggawa, sweldo, benepisyo. Nangyayari yan sa panahon halimbawa ng collective bargaining negotiations, no? Para maipahihwating nila sa employers yung kanilang kahilingan sa kanilang kalagayan at sa mga benepisyong nais nila na hilingin sa mga employers. So, usually pagka nagwewelga, ano ba, naranasan ko, mayroong isang kumpanya nagwelga, yung mga manggagawa nasa loob ng simbahan, paleya. Tapos, mayroon na kagad mga military, may police. So, bakit palaging may ganun? Ang perception kaagad ng kapitalista pagwelga magulo. So, nire-request nila yung ayuda ng pulis natin para ma-maintain di umano ang industrial peace sa kanilang kumpanya. Pero meron namang mga regulasyon yan eh, na dapat sa panahon ng welga, ang mga pulis o militar ay 50 meters away from the picket line. Pero mukhang di yata nasusunod yun. Karamihan nila susunod. Pero igit din ang mga manggagawa. Pwede nilang ireklamo ang magandang aksyon ng PNP sapagkat in the first place, wala silang ano dun, hindi sila kasama sa parties to the strike. Eh. Dapat ang pag-maintain ng peace and order ay hindi lamang sa panig ng kapitalista, kundi sa buong komunidad na doon nakatirik yung pabrika. At sabi ko nga, hindi yan basta-basta ginagawa ng manggagawa. Mahirap talaga magwelga, no? Kasi sa kabilang banda, kasabihin natin, tumigil ang produksyon ng trabaho na apektuhan yung employers kasi wala siyang produkto at serbisyo may bibenta sa merkado. Pero sa kabilang banda din, pag nagwelga yung manggagawa, wala siyang hanap buhay, wala siyang sweldo, threatened ang kanyang pamilya. So parang sinasabi mo, parang kaya nagwelga ang manggagawa, parang itinulak na siya sa pader. Iyon na yung sinasabi nating ultimo na sasagawa niya para depensahan yung kanyang karapatan. Limbawa, yung collective bargaining agreements niyo, inilabag ng todo-todo ng kapitalista. Alam nga namang walang habas. Walang habas na inilabag. Alam nga namang tatayo ka lang dyan. Siyempre, kung tunay kang union at manggagawang gusto mo i-assert naman yung karapatan mo, kontrata nyo yan, disinod ng kapitalista.
pwede siya mag-file ng notice of strike. Yun naman ay hindi ganun kadali na mag-file mo ng notice of strike, strike ka agad. Hindi. Oo, may proseso. May proseso. Ano mga proseso dyan, Karen? Marami mga regulasyon. Una, mag-file ka muna ng... una kasi, hindi ka pa mag-welga na mag-isa ka lang para kang ano. Para ka namang... hindi ka papatulan ng kapitalista nun. Baka bigla ka lang tanga. Ang welga talaga ay ginagawa ng mga... unionista, no? May mga union na organisasyon kasi collective action 'yan. So one, so magfo-file ka ng notice of strike, no? Pang welga mo ay CBA negotiations deadlock. Mm. So meron yang cooling off period na tinatawag. 30 so days. Oh, 30 days. Mm-hmm. Kung unfair labor practice naman, ang cooling off period ay 15 days. Mm-hmm. After sa cooling off period, 'yan yung panahon na, you know, cooling off period ba? O dapat palamigin niyo mamaiinit ang ulo, i-mediate ngayon ng conciliation niya ng Department of Labor, conciliation mediation. Pagtagpuin yung ano parties. Ngayon, pag naglumpas na yung cooling off period at wala pang resolution, yung Department of Labor or both parties sa kanilang dispute, pwede na maglunsad yung welga yung mga manggagawa. Pero mayroon pa siyang dalawang requirement na dapat napakarami pa ng requirement, no? Talaga. Number one, strike vote. Mm-hmm. O, diba? So, dapat, ano ibig sabihin ng strike vote? Ang lahat ng miyembro ng union, mga regular members, dapat magboto, buboto sila sa tanong na itong issue natin sa mga sa kapitalista, tayo ay mag-uwelga, paig ba kayo? Yan. So, yan. Dapat majority kasi may bas-bas yun eh. Mandate na mag-uwelga. Tapos, ng strike vote, meron ka pa mandatory 7 days na i-observe. Pag final mo na yung strike vote mo sa Department of Labor, may mandatory 7 days observance yan eh. Bago pumutok ng strike. Tapos, pag nag-strike ka na, marami pa rin batas doon na i-observe. Oo. Dapat, huwag maharangan ng todo yan. Ingress. O, ingress, labas-masok ng tao, produkto, vehicles, etc. At dapat peaceful ang picketing mo. Ayan. So, kaya sinasabi namin, totoo nga may karapatan mag-welga yung mga gawa. Pero yung mga regulations pertaining to the conduct of strike, parang hindi na nire-regulate eh. Nire-restrict niya yung karapatan mag-welga. Kaya sabi ng mga manggagawa, makapag-welga ka nga, tapos sa dulo naman, mayroon pa isang restriction tawag namin, yung Article 263G ng Labor Code, yung powers to assume jurisdiction. So, ng Secretary of Labor. Ang presidente pa nagbibigay niya? Pwede rin. Dalawa sila. Sa Pilipinas, dalawa lang pwede mag-assume jurisdiction sa strike. Yung Secretary of Labor at Presidente ng Pilipinas. Sa opinion nila, na ang strike halimbawa ay magkakaroon ng strike, magkakaroon pa lang ha, sa tingin nila magkakaroon pa lang strike, tapos ang strike na yan ay maka-apekto sa national interest. So, sa definition lang ng national interest, pwede lang assume jurisdiction. Ibig sabihin, patigilin yung strike. Mm. Kung naka-strike na, ibalik sila sa trabaho. Trabaho nila sa condition bago mag-strike at i-conciliate nila yan, ang dispute. So, may ganun pa sa dulo. Kaya, sabi nga namin, kung ang batas ay sinasabing may karapatang mag-welga subject sa regulasyon ng batas, ang regulasyon ay naging restriction sa exercise ng karapatan ng manggagawa. Salamat, Rene. Magbabalik po tayo sa programa nating Kamanggagawa. Malaman kung mapanganib po ba ang pag-uwelga. Magbabalik po tayo sa programang Kamanggagawa. Karine, nagtapos tayo dun sa assumption of jurisdiction. At sinasabi mo kanina na meron tong national interest. Ano ba ibig sabihin itong national interest? Halimbawa, yung hotel. Nag-strike ang hotel, national interest ba yan? Sa tingin ko, hindi may tuturing na national interest. Yung International Labor Organization, yung ILO, may definition sila dyan na national interest. Ibig sabihin, ang isang establishmento, kumpanya, or serbisyo na kapag tumigil ang trabaho ay maapektuhan ang buong bansa. Halimbawa, hospital. Mm-hmm. Maapektuhan talaga yung mga kliyente po. Nag-strike, pasyente. Oh, oh. No? Power industry. Pag nag-strike yan, talagang didilim ang kapaligiran. Oh. Ano? Airports, halimbawa, may ganun silang ano. Actually, airports hindi pa nga.
Yun. Yung mga serbisyo na kapag tumigil ay may public na epekto sa publiko. Yun yung general definition ng ILO. Sa Pilipinas, as practiced, hindi ganun eh. Parang subjective opinion lang ng Secretary of Labor o Presidente ng Pilipinas. Pwede nilang patigilin yung tangka pa lang. Sa tingin niya, tangka pa lang magwelga, pwede niya patigilin. Sa panahon nagwewelga na, pwede niya rin patigilin. So, very powerful yung section na yan ng regulation sa assumption of jurisdiction. Nasa kanya ang kapangyarihan. So, nabawa, nakita niya. Opinion niya lang, pwede niya. Lang, magpapatis, yung gawaan ng magpapatis. Yun ang biruan, yun nga yung biruan sa, ano, eh, sa labor movement na in-assume jurisdiction. Yung hotel, pabrika ng patis, pabrika ng karton, di ba? Pabrika ng bag, di ba? Paano naging national interest yun? Pag tumigil, walang bag Pilipinas. Lang ganun. So, parang na-abuse yung discretionary powers na yan na ibinigay ng batas to regulate the strike sa Secretary of Labor. Merong mga proposals ngayon sa Congress na i-regulate din yung discretionary powers na yan. Sapagkat ang pag sinama mo yan, yung assumption of jurisdiction powers sa mga requirements sa conduct ng strike mula sa filing ng notice, calling of period, strike vote, observance of 7 days after filing of strike vote, parang hindi ka na makapag-welga. Parang walang room eh, no? Madi-defeat yung purpose of the right to strike na binigay ng Estado, ng konstitusyon natin, for that matter, sa manggagawa. Kaya sabi ko nga kanina, binigyan ng ganong karapatan yung manggagawa kasi aminado ang Estado na hindi pantay ang relasyon. Sa pagitan ng manggagawa at kapitalista. Very influential yung kapitalista sa society. At the same time, kinikilala din ng Estado na yan ay armas o depensa ng mga manggagawa sa pang-aabuso ng mga kapitalista. Pero ang conduct niyan ay sa definite issues lang naman. CBA deadlock, negotiation deadlock, at unfair labor practices. Yung dalawa lang eh. Dalawa lang. Kaya hindi tama na sabihin nila na basta-basta na lang na ginagawa ng manggagawa yung strike na yan. Kumbaga, yan ay ultimo na paraan ng manggagawa para ipagtanggol lang kanilang sarili. At hindi yan basta-basta isasagawa kasi isasakripisyo mo rin yung sahod mo, trabaho mo, pamilya mo. Oo. Yan. So, naipapaliwanag ito sa pamilya, dapat ipaliwanag sa pamilya, ipaliwanag. Sabi nga namin eh, sa mga unionista, bago ka mag-decide sa strike, lumagpas ka muna sa preparasyon mong psychological, di ba? Psychological preparations. Kasi, pag hindi mo inihanda yung union at mga manggagawa, pati pamilya, baka sa dulo, hindi nyo kayanin. At may ganun pressure, karanasan. Ang pressure. Kasi, pag na-delay ang resolution sa labor dispute, eh, wala kang sweldo. So, paano nga pala yun, Karine? Pag kayong tumatagal yung strike, anong epekto nito sa manggagawa? Kalimitan, ano eh, nare-resolve ang kaso sa pamamagitan ng intervention ng Department of Labor, pero nahuhulog sa compromise. Kung mayroong mang tumagal, so compromise ibig sabihin walang nahahanapan ng paraan through conciliation mediation ng Department of Labor na pagtagpuin. Or sa isang banda iniisip na rin ng manggagawa na tanggapin na lang din naman kung ano man yung mai-offer ng kapitalista to resolve the dispute kasi hindi na nila kakayanin yung matagalan. Kaya nga sinasabi namin ang strike naman dapat kaagad maresolba. Kasi both parties naman ay matatamaan eh. Sa kabilang banda, hindi makagawa ng produkto at serbisyo yung kapitalista, mawalan siya ng negosyo niya. Sa kabilang banda naman, mawalan ng sweldo at benepisyo yung manggagawa, maapektuhan yung kanyang pamilya at sarili. So dapat ang Estado ay magkaroon ng effective intervention para i-resolve yung dispute para both parties ay magkaroon kaagad sila ng ano ng resolution sa kanila. So mabilisan kaagad ang intervention dapat. Dapat. Pero hindi nangyayari ito. Sa karanasan tagal eh. Sa karanasan inassume na lang yung jurisdiction ng Secretary of Labor halos lahat ng strike pero ang reklamo ng mga manggagawa ang tagal din ng resolution. Kumbaga pinabalik na lang sa pabrika pero yung resolution it's either ipasa niya sa
NLRC para compulsory arbitration or i-decide ng Office of the Secretary, pero sa karanasan 3 to 4 months bago ma-decide. Tapos may pagkakataon ding nakakabalik naman yung manggagawa. Pag in-assume jurisdiction, ang assumption dyan is that babalik yung manggagawa sa kanyang posisyon at katayuan bago mag-strike. So ibig sabihin kilalanin yan ng employers. Kaya nga lang, siyempre, sinasabi natin, iniikutan din ng mga employers. Pag galit na decision sa leader manggagawa, tinatanggal niya. At, kinakasuhan. Kinakasuhan ng iba pang mga kaso. Nasasabi niya related to strike, pero yun pa yung pang-pressure niya dun sa mga leader ng union. So, yun. Yung sinasabi natin na hindi ganun kadali yun. No? Na basta lang mag-welcome manggagawa. Restricted yung karapatan na yun. Maraming regulasyon na dapat i-observe. At nanganganib ang buhay ng manggagawa. At baka matanggal pa siya sa trabaho kapag ang employer ay makagawa ng paraan na tambakan siya ng kaso. Mm-mm. Meron bang halimbawa ito, strike na ito. Anong pagkakaiba ng strike, picket lines, rally? Yung iba pang mga action liban sa strike, wala yung work stoppage. Hindi natitigil yung ano. Hindi natitigil. Tuloy-tuloy yung trabaho. Tuloy-tuloy yung trabaho. Mm-hmm. Kasi, halimbawa, yung mga rallies and demonstrations kasi, expression yan Nag-express ka ng iyong sentimento, pananaw, paninindigan sa mga patakaran ng gobyerno. Or sa loob ng kumpanya, pwede ka mag-rally pero sa break time, paglabas mo, para i-express mo rin yung iyong mga pananaw at naninindigan sa polisiya. Pwede kang mag-ingay. Pwede kang mag-ingay. Provided for naman yan ng ating freedom of expression sa konstitusyon. Pwede kang magpakalbo? Pwede rin yon. Kaya nga lang, siyempre, may sarasaring kaso na, na sa hotel, no? Na yun daw ay labag sa company rules and regulations kasi sa good grooming sa hotel. Paano yung mga kalbo na? Wala na yun. Wala na yun. So, iba-ibang mga mga concerted actions na provided for naman at kinagarantiyan ng konstitusyon natin na pwedeng gawin ng manggagawa, kailang regulated by law. Kahit yung mga rallies and demonstrations natin, we have to secure permits, di ba? So, ang dami talaga, no? Ang dami mong dadaanan. Pero sa bandang huli, parang talo pa rin yung magagawa. Yung mga kilos protesta na yun, samasamang pagkilos hanggang welga, ay, ano naman yun, kung titingnan natin, ay mga freedom of expression. Pero parang sa estado at sa management, hindi yan freedom of expression, di ba? Sa pananaw nila. Pero sa isang lipunan kasi, lahat naman meron yan. Kahit kapitalista, pwede sila mag-express. Kaya nga lang, ginagawa lagi ng manggagawa, siya yung dihado. Lagi siyang dihado. Kasi lagi siya nag-express ng kanyang karaingan, reklamo sa gobyerno. Kaya, bihira ka makakita, nagrarally na kapitalista, nagrarally na mga middle class. Lagi mo nakikita, nagrarally urban poor, manggagawa, at iba pang mga cause-oriented groups kasi mayroon silang reklamo. At tayo naman ay garantisadong karapatan natin mag-express. Ito yung gusto kong tanongin sa'yo. Ano yung historic na strike sa Pilipinas? Yung talagang unang-unang historic strike during martial law? Ang tanda ko ay yung strike ng Latundeña, mga manggagawa. Kasi sa panahon na yun ay merong General Order Number 5. Bawal mag-ipon-ipon. Bawal mag-assemble, bawal mag-express, no? Pero sila ay, dahil sa siyempre, curtailed na yung karapatan nila sa loob ng kumpanya, gusto na exercise yun. So, lumabas sila. At historically, yun ay kinilala bilang aksyon ng mga manggagawa, kolektibong aksyon para basagin yung katahimikan sa panahon ng martial law. At i-exercise talaga yung karapatan ng manggagawa to peaceful assembly and the right to strike. Salamat, Karen. Magbabalik pa po tayo sa programa Kamanggagawa. Babalik po tayo sa programang Kamanggagawa. Karine, bakit pa nag-i-strike ang manggagawa? Kasi, tingin ko, based sa karanasan nila, hindi nila makayanan yung
pressure sa ng kapitalista sa kanila at iniisip nila na kung magsama-sama sila ay pagtanggol yung kanilang mga sarili. Sa ating batas kasi, eh, limitado lang din naman ang mga issues na pwedeng mag-welga yung manggagawa. Sabi ko nga kanina, yun ay pag nagkaroon tayo ng deadlock sa negosasyon sa CBA, isang strikeable issue yan kung tawagin ng mga manggagawa. Pangalawa, kung mayroon talagang malalim na paglabag doon sa CBA agreements nila, no? Eh, pwede rin mag-welga manggagawa. At yung isa pa, ay yung walang basihang pagtanggal sa mga opisyalis ng mga manggagawa sa kanilang union na mahuhulog doon sa pagkawasak ng kanilang union. Pwedeng mag-welga yung mga manggagawa. Kaya nga lang, sabi ko nga, yung limitadong basihan ng pagwelga na yan ay sinasaklawan naman ng maraming mga regulasyon para wag ka, baka ka makapagwelga at mga prosesong dadaanan para ka makapagwelga. Dapat yan i-observe ng manggagawa. At kung hindi yan ma-observe, masisilip siya dyan ng employers. Technical. Pwede siyang pailan ng kasong illegal strike. So usually, parang sinasabi mo ngayon, dumadaan talaga sa masusing mahabang proseso. Parang dumadaan ka sa butas ng karayong. Tapos sa dulo, i-assume ka pa ng jurisdiction ng Secretary of Labor o Presidente ng Pilipinas at maghihintay ka sa kanilang discretion kailan lang mariresolva yung discretion. So parang tingin ko dyan, parang napakahaba at parang nire-restrict ka rin. Mahaba ang proseso ng resolution ng kaso. At kung kanina, kung talagang tunay na kinikilala ng Estado, ng gobyerno, ang karapatan magwelga ng manggagawa bilang kanilang karapatan laban sa abuso ng kapitalista, dapat mabilis din ang intervention ng gobyerno to resolve the strike. Kasi una sa lahat, hindi naman kagustuhan ng manggagawa yon. Mag-strike. Hirap nga talaga mag-strike eh. Kasi kakain ng management ang manggagawa, hindi kakain. Diba? At sa kabuuan, totoo naman epekto sa ekonomiya yan. No? Sa kabuuan. Kaya dapat mabilis ang aksyon ng gobyerno. Yun ang ating mga proposal sa pagbabago sa labor code natin. Diba, once you assume jurisdiction, diba, ng Office of the Secretary, ng Secretary of Labor, i-resolve mo yan within 30 days. Kasi parang ano pang silbi nung in-assume mo jurisdiction sa strike, tapos ipasa mo pala sa NLRC. Tapos pahintayin mo yung manggagawa ng 3 to 4 months. Pasa-pasa lang. Oo, di ba? Baga, may responsibility ka to assume jurisdiction. May responsibility ka na i-resolve yan within 30 days. Yung proposal namin. Okay lang yung assumption of jurisdiction, pero i-limit natin yung prerogative na yan dun sa mga serbisyo talagang naka-apekto dun sa interest ng bansa. Tulad ng power, tulad ng hospital, etc. No? Hindi naman doon sa mga pabrika ng patis, ng bag, packaging, etc. No? At pag in-assume mo nga, i-resolve mo kaagad. Para naman, ang dispute na yan ay ma-resolve, matulungan sa isang banda yung kapitalista din at manggagawa, at yung epekto sa ekonomiya ay ma-manage. Mabilis, no? Mabilis yung ano. Yung, karne, yung napansin ko lang sa mga strike, no? Usually, parang nanghihina yung manggagawa pagkalalo na kung mahaba. At pagkatapos, yung sa bandang huli, hindi na sila nakakabalik sa trabaho. Kasi naman, yung sinasabi, pag nag-strike ka, ang preparasyon mo ay psychological, di ba? Ihanda mo sarili mo. Kasi wala kang trabaho, wala kang kita, paano yung pamilya mo. So, bigyan mo yan ng solusyon. Organizationally, dapat ang strike mo, i-maintain mo rin yung picket mo. Usually. Para naman tuloy-tuloy yung work stoppage, mapipressure mo yung kapitalista. Tapos may mga pagkakataon na kung konti na lang yung manggagawa, matagal yung... Siyempre, pag nag-maintain ka ng picket line ng maraming manggagawa, ipakakainin mo yun. So, finances. Yan. So, lahat yan, ipiprepare mo bago ka magwelga. Ngayon, yung mga malalaking union, mayroon silang ganun mga preparasyon. Yung mga malilit na union, dapat mayroon ganun din. Tama din yung obserbasyon mo na karamihan kasi, dahil naobliga silang ipagtanggol kagad yung sarili nila, kulang sa preparasyon. Okay sila psychologically, pero yung material preparations nila, halimbawa, para dun sa pangmatagalang laban, pagkain at iba pa, yun. Yung iba nga pagkaalam nilang matagal, naghahanap na ng trabaho eh. Tama ba yun? O siyempre naman, mapipilitan talaga. Halimbawa, umabot na yung strike mo ng 6 na buwan, saan magpapakain mo sa pamilya mo? So,
yun yung sinasabi natin na hindi yan basta-basta. Hindi yan kara-kara ka ginagawa. Hindi no? To, parang hindi to, hindi to picnic. Matter of life and death yan eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, nag-strike yung Manggagawa kasi dinipensahan niya yun, yung kanyang sarili sa abuso. At yung strike na yan, taya din siya dyan. Sumugal din siya. Sumugal din siya dyan. So, siya. Hindi yan basta-basta ang ginagawa. At mali yung perception. Kara-kara ka lang yan para sirain yung kumpanya. Hindi. Mahirap ayaw niya naman sirain yung kumpanya dahil doon siya kumukuha ng trabaho. Di ba? Nangangalang, inabuso siya. So, at the end of the day, talagang siya yung naabuso. Naabuso siya. So, Karine, naisip ko tuloy na talagang hindi pantay sa pagitan ng Manggagawa at kapitalista o negosyante yung usapin natin dito, no? Lalong-lalo na yung pair equal rights ba ano. So ano yung solusyon natin dito sa ganitong usapin? Tingin ko wala namang iba kundi ipagpatuloy mo yung pagtutulak ng iyong karapatan. Kasi ang karapatan kasi maging letra lang yan ng batas, constitution, pag hindi in-exercise. At patuloy din na engagement sa ating gobyerno na magreforma. Magreforma ng mga kalakaran na bibigyan mo ng kaukulang proteksyon yung nangangailangan. At sa relasyon ng Manggagawa at kapitalista, i-perform ng gobyerno yung papel niya to mediate. No? At mag-mediate siya, neutral dapat. At ipatupad niya yung mga batas natin na sangayon sa espiritu nito at nilalayon. Hindi para proteksyonan yung ilang interest lang. Masasabi mo ba ang pamahalaan ngayon ay pro-worker? Hindi. Diretso ka naman magsalita. Hindi. Kasi sa ngayon, hindi natin nararamdaman no, na mayroong malaking effort ang gobyerno ni Pinoy no, doon sa mga reformang nais natin para mangibabaw yung free exercise ng karapatan ng Manggagawa. Yung five basic rights niya. To organize, collectively bargain, concerted action including the right to strike, security of tenure, tsaka living wage. Kaya mag-usap pa lang tayo sa usapin ng sweldo, hindi natin makikita yung gobyerno na magsisikap na talagang itas, iangat naman yung sweldo ng Manggagawa. Sa usapin ng regular na trabaho, contractualization, sa issue ng PAL, makikita natin yung gobyerno, kumikiling siya doon sa kagustuhan ng mga employers. At ang buong economic design ng gobyerno natin ay naiiwan yung sa progreso na gusto nila yung interest ng Manggagawa at nayuyurakan yung kanilang karapatan. Kaya diretsong nasasabi. Bilang labor leader, anong pangarap mo sa Manggagawang Pilipino? Pangarap ko sana na sila ay mamulat no, sa kanilang mga karapatan. Pangarap ko rin na sila ay magpursige sa pag-organize at huwag tumigil na mag-engage sa gobyerno. Kasi sa engagement, nababago natin ang mga kalakaran. Dialogue. Pag sinabi ko engagement, yan naman, hindi man puro rally, demonstration. Meron naman tayong tinatawag na dialogue. Meron naman tayong mga tinatawag na mga komperensya at mga pagtitipo na nire-raise mo yung iyong mga aspirations and demands. At siyempre, hindi yan magbubunga ng maganda kapag hindi naman ang gobyerno mo ay receptive doon sa mga kahilingan na yan. Ako kasi naniniwala, ang role ng gobyerno ay ayusin ang mga relasyon. At ang pag-aayos ng relasyon tungo sa pakinabang ng lahat. Yan ang gobyerno. Kaya tinatayo siya ng tao sa isang lipunan. Kaya nga lang, marami nang ibabaw ng mga interes. Kung kaya't sinasabi natin, sa mga Manggagawa, tuloy yung pag-organisa, tuloy yung pag-engage natin at huwag nating bitawan yung mga napagtagumpay na nating mga karapatan para sa interest ng Manggagawa. Maraming salamat, Karine, sa yung napakagandang mensahe sa Manggagawang Pilipino. Ako po si Father Erick Adoviso, nag-iiwan ng mensahe sa inyo. Ang pakikipagkaisa sa Manggagawa ay pakikipagkaisa kay Kristo.